Mother knows best. So si Mama Mary ay isang ina ng buong sanlibutan. So kung mayroon tayong ina ng buong sanlibutan, mayroon din tayong ina ng bawat tahanan. Amen? Amen. So napakaganda ng binasa natin dahil ito pinakita na ang pananalig ng isang ina para sa kanyang anak. Ang masidhing paghingi o panalangin ng isang ina na makamit yung kagustuhan niya para sa kanyang pinakamamahal na anak. Alam niyo po, isang makita natin doon na sinabi ng, di ba, minsan kahit na ang ating mga nanay ay nahihirapan, napapahiya, sinisikap pa rin na magawa ng paraan ang pangangailangan ng kanyang mga anak. Amen? Ayan. So, iyan po yung senaryo na kung saan yung babaeng Kananiya ay lumapit kay Jesus. At anong sabi doon, kung babalikan natin yung Ebanghelyo, at hindi pa nga nagsasalita si Jesus, nangialam na ang kanyang mga alagad. Sabi sa kanya, pagbigyan niyo na nga po at susunod-sunod siya sa atin. Wala pang desisyon si Jesus. Ang kanyang mga alagad, nagdidesisyon na. Kung minsan, ganun ang nangyayari sa buhay natin na pinangungunahan ng iba yung ating pangangailangan. Minsan, paglapit natin sa ating Panginoon, pangungunahan tayo na, panghihinaan na tayo ng loob. Pero makita natin sa Ebanghelyo ngayon, yung pananampalataya ng isang babae na hindi siya kayang tanggihan ng ating Panginoon. Amen? So ipinakita sa ating Panginoon. Ang isang ina, walang ibang hinahangad, kundi ang isang kabutihan ng kanyang anak. Walang ibang hinahangad, kundi ang kabutihan ng kanyang anak. At isa pa, masaya ang ating mga magulang, ating mga nanay, kapag ka masaya din tayo. Amen? Pagka naibibigay sa atin yung pangangailangan natin, binaibibigay ng ating mga nanay. Kaya mapalad tayong lahat na may mga nanay tayo. Amen? Tayong lahat ay nanggaling sa ating mga nanay. Amen? At tayong lahat ay magiging nanay. Diba? Hindi pa man tayo ngayon nanay, pero darating din tayo magiging nanay. Kahit na tayo'y tatay, tatayo rin tayong magiging nanay din tayo sa ating mga anak. Amen? Palakpakan muna natin ang Panginoon. Praise God. Alam niyo, gusto ko pong ikwento isang kwento ng isang binata na nangliligaw. Sa kagustuhan niya na mapasagot yung kanyang nililigawan, binabalik-balikan niya doon hanggang sa talagang hindi niya mapasagot. Nakiusap na siya doon, sabi niya doon sa kanyang nililigawan, anong gusto mong gawin ko para mapasagot lang kita? Sabi sa kanya, kung talagang mahal mo ko, susundin mo ko anong gusto ko. Sige, oo, susundin ko. Sabi ng kanyang nililigawan, gusto ko dalhin mo sa akin yung puso ng nanay mo. So napakahirap yun. Pero sa kanya, hindi niya naisip yun. Na, sa isang binata, hindi niya naisip yun na hindi madaling kunin ang puso ng kanyang nanay. So takbo siya, umuwi siya sa bahay, tumakbo siya, hating gabi na siyang nakarating sa bahay, pawis na pawis. Ang nanay niya, naghihintay sa may pintuan, tuwang-tuwa nung dumating siya. Anak, mabuti na lang dumating ka, kanina pa ako nag-aalala sa'yo. Hindi pa ako kumakain kasi hinihintay kita. So nakita niya na pagod, pawis, pinunasan niya, tumakbo ang nanay, kumuha ng damit para magpalit ang kanyang anak. So sa madaling sabi, nagpalit siya. Ngayon, sabi niya, anak, halika, pinagluto kita ng paborito mong pagkain, paborito mong ulam, iinit ko, kakain tayo. So kumakain sila. Ilang subo pa lang, huminto na yung binata. Huminto na siya. Kasi ang nasa isip niya, kunin ang puso ng nanay niya upang dalhin doon sa kanyang iniibig. Kumuha siya ng kutsilyo, pinatay niya yung nanay niya. Agad niyang kinuha yung puso. Pagkakuha niya ng puso ng nanay niya, bigla siya ngayon tumakbo. So habang tumatakbo siya sa hagdanan, nahulog siya ngayon. Kasabay ng nahulog ng puso ng nanay niya. Nung mahulog ang puso ng nanay niya, dinampot niya. Sabi ng puso ng nanay niya, anak, nasaktan ka ba? Okay ka lang ba, anak? Nasasaktan ako kapag nasasaktan ka, sabi ng puso. Pero hindi niya pinansin yun. Tuloy-tuloy pa rin siya, pumunta siya ngayon sa kanyang iniibig. Pagdating niya doon, wala na yung kanyang nililigawan, wala na doon. Yung pala, nilinlang lang siya.
Iyak siya ng iyak. Sabi niya, niluko ako ng babae. Sabi niya, dalhin ko lang yung puso ng nanay ko. Sasagutin niya na ako. Pero alam niyo ang sabi ng kanyang nanay, anak, iniwan ka man ng iniibig mo. Nandito ako. Handang magmahal sa'yo. Nandito ako kailanman hindi kita iiwan. Handang mag-alay ng aking buhay. Handang magmahal sa'yo kailanman. Hindi kita ipagpapalit. Sabi niya, alagaan mo ang sarili mo. Sabay, wala nang hininga ang puso ng kanyang nanay. Palakpakan natin ang Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, kung minsan ganun tayo, sa ating mga nanay, sa ginagawa natin, minsan pinapatay na natin yung karangalan ng ating mga magulang, ng ating nanay, hindi natin napapahalagahan. Napakasarap na ipadama natin yung pagmamahal natin. Hindi lang ngayon, araw-araw ipadama natin yung pagmamahal natin sa ating nanay dahil siya ay tinaguri ang ilaw ng tahanan. Amen? At tayo minsan, nagiging tagapundi tayo sa ilaw ng tahanan. Amen? Kaya huwag nating hayaan na tayo yung isa sa magiging tagapundi. Kaya alam niyo po, mayroon kaming i-alay sa kanta. Ang kantang ito i-alay natin sa mga nanay na nandito ngayon, na kung saan dito mararamdaman natin ang pamagat po ng kantang ito, Awit kay Inay. Na mararamdaman natin kung gaano kahalaga ang nanay sa bawat puso natin, sa bawat isa sa atin. Ano ba ang mayroon ang isang nanay? Dahil siya ay nag-iisa, siya ay kahanga-hanga. Napakasarap na buksan natin yung ating mga puso, maramdaman natin yung pagmamahal ng ating mga nanay. Ipadama natin yung pagmamahal natin sa ating mga nanay. Amen? Ganyan ang
Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Napakasarap na mag-alay ng pagmamahal sa ating mga nanay. Amen? Talagang napakasarap maging nanay. Mahirap pero masarap maging nanay. Alam nyo yung simpleng ngiti lang ng anak sa nanay. Isang para ka nang nanalo ng higit sa milyon. Makita mong masaya ang nanay mo. Amen? Amen. Ngayon po, gusto ko pong ibahagi yung 5 tips how to make our mothers happy. Paano po yung mga tips na to para manatili yung ating mga nanay o buong pamilya natin na maging masaya. So una po, unang tips natin, put God first in everything you do. Unahin natin ang Panginoon sa lahat ng oras, sa buhay natin. Kapag ka ang Diyos ang number one sa buhay natin, masusumpungan natin ang tamang direksyon sa buhay natin. Kasi kapag tayo yung lumihis ng landas, nanay natin ang una nating nasasaktan. Amen? Amen. At ano-ano yung mga dapat nating hakbang para mapanatili tayo doon sa maging number one lagi ang Diyos sa buhay natin. So put God first in everything you do. Sabi po muna sa Colossians chapter 1 verse 17. Sabi niya, basahin natin. Sabay-sabay tayo. Siya'y una sa lahat at sa Kanya nasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. So siya ang una sa lahat. Kapag siya ang lagi nating gawing number one, lagi po tayong nasa mabuting kalagayan. Dahil ang Diyos ang magagabay sa atin sa tamang direksyon. Amen? So ang isang hakbang para ay ano yung ating mga gagawin para laging number one sa ating Panginoon, una prayer. So yun po yung prayer o magkaroon tayo ng prayer time, laging may ugnayan tayo sa Panginoon. Sunod yung word of God, yung Biblia po natin. So magkaroon tayo ng prayer time, yun o yung salita ng Diyos, magbasa tayo lagi ng Biblia para lagi nating nagiging number one lagi si Lord sa buhay natin. Ang tawag natin diyan ay divine shells, di ba? Okay, isa pang makakadagdag sa atin, attend mass every day or more than Sunday mass. Igit po sa Sunday, hindi lang po tayo dapat sa Sunday lang mag-attend ng mass. Kung magagawa natin araw-araw, mas maganda po dahil kung tayo kumakain araw-araw, ang ating physical kumakain araw-araw, the more na dapat natin pakainin yung ating spiritual na pangailangan. Amen? So sunod po, adoration. Para lagi tayo na number one lagi sa atin ang Panginoon, kasama yan adoration. Last one, yung confession. Yung lagi nating ginagawa, monthly confession natin. Kailangan natin gawin it. Ito yung ating mga hakbang para laging number one sa atin si Lord. Pangalawang tips how to make our mothers happy, take care of your health. Ayan, no? Tingnan mo, ingat na ingat siya sa sarili niya. Oh. Huh. Diba? Healthy. Take care of your health. Oh, chubby lang siya ng kunti. Hindi niya pinababayaan ang sarili niya. Okay. Alam niyo kung bakit kailangan nating alagaan ang ating sarili o ang ating kalusugan? Kasi sabi sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16 hanggang 17, anong sabi diyan? Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Kanyang Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong 'yan. Sino ang templong 'yan? Tayo. Tayo pala ang templo ng Diyos. Kaya kapag sinasaktan natin yung sarili natin, ang Diyos pala ang sinasaktan natin. Amen? So kailangan alagaan natin ang ating mga sarili. Paano natin alagaan? Una, avoid dangerous activities. So yan, batang-bata pa, naninigarilyo na. So sabi ng Diyos, ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu. Parurusahan niya ang sinumang magwasak ng templo. So anong nangyayari kapag mayroon tayong mga dangerous activities, sarili din natin ang ating nasasaktan, pati ang Diyos ang ating sinisira. So iwasan po natin dahil kapag tayo'y nasa panganib lagi, ang ating mga magulang, ang ating igit na nasasaktan ay ang ating nanay. Kasama yun sa lagi nating nasasaktan. Okay, ano sunod? Go to bed on time. So kailangan po, kasama po yan sa pag-iingat sa ating kalusugan na dapat matutulog tayo sa tamang oras. Magko-computer, tama na yung huwag masyadong hating gabi ang computer. Pag sinabi ng nanay, anak, uwi ka ng maaga. Opo,
Pero uuwi tayo alas 12 o alas 11, alas 10. So, mahirap yun. Alam nyo ba ang isang nanay kapag ka naghihintay na sa mahabang oras, nako, minsan, kahit na pagdating natin, galit na galit yan, pero deep inside, tuwan-tuwa yan na dumating ka pa. Amen? Kaya, go to bed on time. Pag oras ng tulog-tulog para kinabukasan, pag mayroon ka pang activities, magigising ka ng maaga. Kasi pag hindi tayo nakatulog ng maaga, alam niyo po ba na isa sa nagiging sanhi sa pagkamatay ng isang tao kapag wala kang tulog? Isa yan sa nagiging sanhi. Dahil hindi ka marirelax. So, ang pagtulog ay isang tulong sa ating sarili yan. Ano pa yung sunod? Take a proper rest. So, kailangan po, nakakapagpahinga din ang ating katawan. Hindi yung sobrang busy na lang tayo. Nakakapagpahinga tayo ng tama o nakakatulog tayo. Alam nyo, sabi rin ni Father Polinar, kapag ka ikaw sobrang busy talaga, magpahinga ka at least 20 minutes na talagang nakalapat yung likod mo, nakaka-relax ka, na yung flow ng dugo mo ay magsi-circulate ng maayos. Kasi kung minsan sa sobrang busy natin, kung saan na lang abutin ng antok, minsan sa upuan na lang, so hindi na natin naalagaan yung ating sarili. Pagka ganun ang ginagawa natin, napapabayaan na natin, sinabi ng ating Panginoon, ano sabi niya kanina doon sa salita niya, parurusahan ang magwasak ng kanyang templo dahil kayo ang templo ng Diyos. Amen? Okay. Yung sunod pong tips, enjoy your family. Okay. Pakita po natin na masaya tayo kapag kasama natin yung ating mga pamilya. Hindi yung pagdating natin sa bahay, tayo yung kinatatakutan. Dapat makakitaan tayo na tayo ay masaya. Paano natin maipapakita? Simple lang. Yung lang paggising sa umaga, batiin mo lang ng good morning yung mga kasama mo sa bahay. Napaka isang malaking blessings yan. Taas ang kamay yung mga nagbabatian sa umaga pagkagising. Taas ang kamay. Nakukukunti lang. Palakpakan natin ang Panginoon. Sana madagdagan. Alam nyo po, isang blessings talaga. Subukan yung paggising sa umaga. Good morning! Alam nyo, ang good morning na yan, buong maghapon yan, good ang ating mood. Pero kapag paggising mo sa umaga, naghahanap ka na kaagad na kung anong wala dyan, talagang sira ang araw mo. So, simple lang po yan. Batiin natin ang bawat isa ng good morning, paggising sa umaga. Ano pa? Pag-alis, magpaalam. Siyempre, magpaalam. Isa yan. Mga simpleng bagay lang po ito na ipinapaalala sa atin ng Panginoon. Simpleng bagay, pero kapag ginawa natin, epektibo po ito sa ating buhay. Magpaalam tayo kasi marami sa atin na aalis na lang, hindi alam ng nanay, hindi alam ng tatay kung saan nagpunta. So tatanungin na, asan si kuya? Wala po. Tapos hating gabi na darating. So kailangan po magpaalam po tayo. Ano pa? Pagdating, mag-bless or magmano. Taas ang kamay yung mga anak na nagmamano sa kanilang mga magulang. Praise God. Marami-rami, palakpakan natin ang Panginoon. Pero alam nyo po, tayong mga nanay, sa atin po magsisimula yan. Pagdating ng anak mo, talagang sa atin po, praktisin po natin na sila mismo magbibless sa atin. Kasi alam, ako po dati, hindi ko ginagawa yan. Pero isang blessings ng Diyos yan na sinabi ng Panginoon na tayong mga nanay ay may kapangyarihang ibinigay ang Diyos sa atin. May kapangyarihan ang mga nanay na ibinigay ang Diyos. Especially yan na ibinigay sa mga nanay. I-bless niyo po. Alam niyo ako sa anak ko, every time na aalis siya ng bahay, ina-anoint ko po talaga yan. Kasi ando na yung magbe-bless siya. Alam niyo, sabihan niyo siya, God bless you. Kasi pag krinusan mo siya sa noo, protektado siya ng Diyos. Protektado siya at tinanggap niya na yung pagpapala ng Diyos. So, ugaliin po natin na magmamano tayo o magbe-bless tayo sa ating mga nanay, sa ating mga magulang. Sabi po sa Eclesiastico chapter 3 verse 4, Eclesiastico chapter 3 verse 4, sabi po dyan, ang nagpaparangal sa kanyang inay, parang nag-iimpok ng kayamanan. So, ulitin po natin, basahin natin. Ang nagpaparangal sa kanyang ina ay parang nag-iimpok ng kayamanan. So ano ibig sabihin yan? Hindi po kayamanan dito sa lupa yan. Pagka ginalang natin, pinarangalan natin ang ating mga nanay, nag-iimpok tayo ng kayamanan sa langit. Na kung saan yung mga kabutihan na yan, sa Diyos natin ginagawa. Kay Mama Mary natin ginagawa yan. Amen? Amen. Yung pang-apat po, make your brothers and sisters your friend. So gawin po nating mga kaibigan, yung ating mga kapatid sa bahay, yung mga ating nanay, tatay, gawin nating kaibigan, kabarkada o mga best friend natin.
Kasi kapag hindi natin itinuring na kaibigan ang ating mga anak, hindi natin itinuring na kaibigan ang ating mga nanay, magkakalayo-layo po tayo. Hindi na natin masusumpungan kung ano yung tamang direksyon sa buhay natin dahil wala na tayong time. Masyadong, minsan kapag tayo masyadong mahigpit, kinatatakutan na tayo. Kaya tuloy, kapag may mga problema, hindi na sinasabi sa atin. Hindi na natin alam na yung pala, unti-unti na palang napapasama. Experience ko po yan sa sarili ko rin, sa anak ko. Dati, nung wala kaming, hindi kami laging nagkakausap, parang mayroong kaming gap. Nanay ako, anak kita, kaya hanggang dyan ka lang. Parang ganun lagi. Pero alam niyo po, simula nung lagi kami nagkaroon ng bonding, pati mga problema niya, nalalaman ko. Pati, kailangan po magkakaroon po tayo lagi ng time sa pakikinig sa kanya. Ano paano natin may papakita sa ating mga anak, sa ating nanay, na ginagawa natin silang kaibigan? Siyempre, una, play with them. So, makipaglaro po tayo sa kanila. Kahit na minsan hirap tayo o pagod tayo, sabihin natin matanda na tayo, pero yung simpleng pakikipagbiruan, simpleng pakikipaghalubilo, malaking bagay po yan. Sunod po, have a regular family day schedule. Malaking bagay po yan sa buhay natin, na magkaroon po tayo ng schedule sa ating pamilya, na tayo ay magkakaroon ng pag-uusap, lalabas tayo. Mahalaga po yan. And sunod, have time to listen their problems, stories, or jokes. Malaking ano yan? Malaking kinalaman yan sa buhay natin kapag nagagawa po natin. Simpleng-simple lang po yung mga ipinag-uutos na yan o ipinapaalala sa atin ng Panginoon. Pero kapag ginawa natin, nagiging effective po yan dahil yan ay ipinag-uutos sa atin ng Panginoon. Huwag na po nating hintayin na sa sobrang busy natin, lumayo na sa atin yung ating mga mahal sa buhay. Lumayo na sa atin yung ating mga magulang o yung ating mga anak. Sabi po sa Ecclesiastico chapter 3 verse 16, anong sabi diyan? Ang sino mang magpabaya sa kanyang ama ay parang lumapastangan sa Diyos. At ang gumagawa ng ikagagalit ng inay, susumpain ng Panginoon. So, paalala po sa atin ng Panginoon yan, na kailangan po mayroon tayong time sa bawat isa, mayroon tayong pagpapahalaga, mayroon tayong oras o schedules para magkaroon tayo ng family bonding. Okay, yung panglima po, be a problem solver, not a troublemaker. Anong sinasabi sa Galatians chapter 5 verse 15? Sabi niya, ngunit kung kayo'y magkakagatan, mauubos kayo. So be a problem solver, not a troublemaker. So anong yan? Sino sample diyan? Si Mama Mary, admit your mistake. Tingnan mo si Prince, inaway siya, iyak na lang. So kailangan, wag nang ano, ang tawag dito, pag inaway ka, sige, hingi ka sorry, nagkamali ako. Nakakatuwa. Kaya sabi ko, sama natin si Prince, isang ano yan, na isang huwaran kasi ang mga bata, di ba? Pag inaway, iyak na lang, wala na silang magagawa, iyak lang. Ano pa isang sample natin? Si Mama Mary, yung ating tagapamagitan. So, aminin natin na tayo nagkamali, na tayo may pagkukulang. Isang biyaya sa atin na kapag may mayroon tayong nasaktan, admit your mistakes. Sabi mo, sorry. Alam nyo, kaming mag-ina, nung one time na talagang nagalit ako, isang nakapagpalubag-loob sa akin, talagang nagalit talaga ako. Alam nyo, nung niyakap ako ng anak ko, sabi niya, Mama, sorry, nagkamali ako. Sorry, hindi ako naging mabuting anak. Grabe, nung sabihin niya yan, grabe yung naramdaman ko, para akong tinarakan. Na ganun pala ang isang ina, kapag nag-sorry na sa atin ang nanay natin, ang nag-sorry na ang ating mga anak sa atin, wala na tayong magawa. Talagang tinatanggap na natin ng dalawang kamay, kahit ano pa ang pagkukulang nila. So yun po, kailangan po natin admit your mistakes. Pangalawa po, say sorry. Kung nagkamali po tayo, say sorry. At syempre, igawad din natin yung pagpapatawad sa bawat isa. Kung nagkamali at nanghingi na ng sorry, igawad natin, okay, pinatatawad na kita sa pagkakamali mo, sa pagkukulang mo. Dahil ito po yung mga pagkakataon na tayong buhay pa, tayo ngayon habang buhay pa, ipadama natin yung ating pagmamahal sa ating mga mahal sa buhay. Amen? Amen. Ipadama natin yung pagmamahal natin sa ating mga nanay, sa ating mga anak, dahil ang nanay ay nag-iisa lang. At ang nanay ay hindi yan habang buhay kasama natin. Darating ang panahon na siya ay lilisan. Amen?
Amen. Ngayon po, tingnan natin yung video presentation. Alam nyo, isang biyaya ng Diyos na mayroon tayong isang sister Des na naghubog sa atin. Pagpasensyahan nyo na po ang video presentation na to kasi mabuti nga na-retrieve namin to, nakita pa namin kahit na papano. So isang biyaya ng Diyos na dapat din nating pasalamatan yung naging ina sa ating community, yung naging nanay natin dito sa ating community, at yung mga nanay din po natin sa ating mga pamilya. Ay di